Hi everyone, welcome to Lazada Warrior again. So nandito sa atin ngayon yung Xiaomi Minimalist Backpack. Kaya katulad ng first Xiaomi backpack na nireview natin guys dito sa channel na to, made of polyester pa rin yung bag na to. So hindi siya agad-agad babasa, water resistant siya. So kung mabasa siya ng ulan o matuluan natin ng tubig, hindi agad-agad tatagos yung tubig sa loob. At sa overall no, na itsura ng backpack na to, napaka-professional ng dating. So pwede natin gamitin sa office, sa work, sa school, or kahit pang everyday use, pwedeng-pwede. So, madaming packet to guys. Madami itong zipper. So, iisa-isahin natin ngayon yun para at least magka-idea kayo kung ano talaga yung itsura sa kabuuan ng backpack na to. Okay, so dito sa harap, meron siyang Urban Lifestyle na branding. Tapos, andito yung unang packet niya. So, open natin to. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Ayan. So, ewan ko lang kung nakikita nyo guys. No? Pero, ayan. No? Meron siyang dalawang packet. Tapos, si isang packet, meron pang isang packet. Tapos, sa gitna, may lalagyan na ng ball pen. Tapos, katulad nung unang Xiaomi backpack na nireview natin, meron din itong key holder na pwede natin paglagyan o pagsabitan ng ating mga susi. So, kapag kailangan natin kunin sa bag yung susi, hindi na tayo kung saan-saan makakapa kasi meron siyang sariling ilagayan. Pwede natin ilagay dito yung mga USB flash drive natin o kung ano-ano pa. Ang susunod na zipper, bubuksan natin, ayun nandito sa gilid. Nasa right side siya guys. So pag bukas natin, marami ring packet sa loob. Kita nyo, malalim talaga yung abot niya, no? So pwede tayo maglagay ng kahit ano dyan, notebooks, tablets, o kahit kung meron kayong MacBook Air. Sa tingin ko kasyang-kasya dito, walang problema. Pero mamaya natin titingnan yung talagang lagayan ng laptop. Okay, so dito meron siyang dedicated na lalagyan ng shades. Ayan o, meron siyang shades icon dito. So, dito natin lalagay. Pagkatapos, meron siyang isang maliit na packet dito na malalim din. So, pwede siyang gawing lalagyan ng mga hard drive natin o kung ano-ano pa. Okay, susunod na packet natin ay sa left side naman ng front ng backpack na to. So, open natin. Okay, itong packet na to guys ay para sa mga payong natin o mga tumbler natin na medyo basa. Okay, so kapag inilagay natin siya dito, okay lang kasi yung texture ng tela sa loob guys, yan kung nakikita ninyo, ano siya, waterproof. So hindi tatagos yung tubig na nandito doon sa loob ng backpack natin. So basang payong, basang tumbler o kung anumang basa, pwede natin ilagay dito. Okay, so ngayon ay bubuksan na natin yung main compartment. Ito. Yan. Tanggalin ko lang itong plastic. Okay, so ito yung sinasabi ko guys kanina na pwede nating paglagyan talaga ng laptop kasi meron siyang laptop icon. No? Ayan, no? Tapos meron din dito yung tablet icon. So, dito yung laptop natin. Tapos dito yung tablet. So, I think kasha pa rin dito yung 16 inches na laptop. Mamaya tetest natin yan. Tapos, pwede tayong maglagay ng iPad natin dito or any tablet. Tapos sa kabilang side, ito pala guys, no, bago ko makalimutan, meron din siyang safety strap para hindi maalog or matanggal dito sa packet yung mga laptop. Yung laptop natin tsaka yung ating tablet. Tapos meron siyang, ayan, Yours by Design Xiaomi. Tapos dito sa gilid, sa kabilang gilid guys, yan. Meron pa siyang ibang packet dito. So pwede natin ilagay yung mga folders natin, clear books, or anumang documents na hindi dapat malukot. Tapos dito meron ding packet na zipper na medyo mababaw lang. Parang isang kamay ko lang yung lalim niya.
So, para sa akin lang, no? Kung meron tayong higit sa isa na laptop, kahit tatlo siguro, kasya dito, guys. Kasi talagang makapal siya. Makapal. So, kung meron tayong gustong ilagay dito na laptop, pwede pa rin tayong maglagay dito. Tapos, dun sa gilid kanina, pwede tayong maglagay doon ng hanggang 14-inch or 15-inch na laptop dito sa gilid kanina. Okay, so yun yung kabuuan ng packet na, guys. Tapos, dito naman sa likod, makikita natin na pa-S pa rin yung style nung kanyang strap. So, hindi masakit to sa balikat kapag binuhat natin. Pagkatapos, yung handle niya, guys, ay malambot na malambot. So, kung hawakan natin dito ng matagal, okay lang, hindi masakit sa kamay. So, dalawa yung kulay nito, guys, kapag gusto nating bumili. Ito yung gray, pero meron din itong color black kung gusto nating bumili. Lahat ng, ganun pa rin, no? Yung link kung saan to pwedeng bilhin ay nandyan sa description sa baba. Pagkatapos, ang maximum capacity nito, guys, ay 25 kilos. Napakabigat na nun. So, hindi naman siguro tayo maglalagay tsaka magbubuhat ng ganung kabigat sa isang backpack. Pero para lang sa kaalaman ninyo, 25 kilograms ang maximum capacity nito. Okay, so overall, guys, no, malaki talaga itong bag na to. Sulit na sulit kung ito yung bibili ninyong bag para sa work ninyo or para sa school o kung saan man. So ngayon, gusto natin i-test kung ano yung mga pwede natin ilagay dito tsaka kasya ba talaga yung 16-inch na laptop. Ngayon, nakalimutan ko sabihin, guys, no, hindi pala 16 inches yung laptop namin. 16.5, lagi ko nakakalimutan yun. Acer VX15. So, katulad nung unang backpack na na-review natin from Xiaomi, hindi siya kasya. So, hanggang 16 inches lang talaga ito, guys, no. Pero, kung sa gitna natin ilalagay itong laptop na ito, guys, dito sa gitna, hindi dito sa main laptop compartment. So, try natin, Ayan, kasya siya. Masasara natin itong zipper. Ayan, kasya. Okay? So, kung meron tayong 16-inch, 15-inch laptop, easy. No, wala tayong problema. Kayang-kayang ilagay dito. Tanggalin ko muna. So, pagkatapos, yung iPad, ito siya. Pwede tayong lagay ng tablet. Clearbook, tulad ng sabi natin kanina. Dun sa gilid, payong. At susi. Okay, so overall, guys, no, sobrang ganda nung backpack na to. So kung ako tatanungin nyo, no, talagang may recommend ko to sa inyo. At saka, guys, no, hindi katulad ng ibang backpack na tela. Tela rin katulad nito. Hindi to nade-deform. Kasi meron siyang patigas sa lahat ng gilid niya. So merong ayan, ang tigas dito, guys. Yan, itong isang pahaba na yan. Hanggang dito sa kabilang gilid, may matigas. Tsaka dito, taas, tigas din. So, hindi siya madedeform talaga kahit na siksik na siksik yung loob. So, katulad pa rin ng dati, kapag si Xiaomi ang gumawa, talagang well-made, no? So, yun lang, guys. Sana nakatulong tong video na to sa inyo kung naghahanap kayo ng backpack. So, ito ulit yung Xiaomi Minimalist Backpack. Nandiyan yung link sa description sa baba kung saan natin pwedeng mabili ito sa Lazada. At shoutout at maraming salamat ulit sa Maricel Online Store sa pagkapahiram ng backpack na to para maipakita ko sa inyo, guys, kung ano yung itsura niya tsaka kung ano yung mga packets o lalagyanan niya sa loob. Yun lang, guys. Maraming salamat sa inyo at malapit na tayong mag 1,000 subs. Maraming salamat sa support ninyo, guys. Maraming salamat sa pag-subscribe. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and click the bell icon para ma-notify kayo palagi kapag mayroong bagong video sa channel na to. Maraming salamat ulit sa panonood, guys. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Lazada Warrior.